Hello mga kumari, welcome back again to my channel. After ng baha dito sa Iligan, eto na po na naman si Ma'am Shininyo. Aktibo na naman ang mag-upload at mag-share sa inyo ng masasarap na recipe. So let's start mga kamamshi. Meron tayong tatlong ingredients. Siyempre ang nyog, ang white sugar, at ang ating malagkit na bigas. Ito naman yung pinagsama kong kakang gata, pangalawang gata, at pangatlong gata. Bali, isang nyog ito na malaki mga kamamshi ko. So gagawa tayo ng kakanina, siguradong magugustuhan ninyo. Sangagin muna natin ang ating nyog. Sangagin natin ito, ilagay natin sa kawali. Ito ang magiging pang-coated natin. Tanggalin nyo to. Ayan. Then, sangagin natin siya into medium heat. Huwag nyo itong aalisan pag magsasangag kayo nito ha, kasi mas masusunog ito, papait. So, ito mga kamamsi, brown na or luto na yung ating, nag-golden brown na yung ating niluluto or ating sinasangag ng nyog. I-off na natin ang ating stove. Since meron tayong gata ng nyog, ay lalatikin natin ito para makuha natin yung oil niya na gagamitin natin sa ating kakanin. So ilagay na natin yung ating gagawin na latik. Mas masarap kasi sa kakanin na gagamitin natin yung pinaglatikan natin na oil. Mas mabango. Pa-brown-brown lang natin ito ng konti. So okay na ito mga kamari. At least nakakuha tayo ng kahit konti lang na oil sa ating tirang gata. So, i-off na natin ang ating stove. Before kayo mag-mix ng inyong mixture, kailangan nagpapainit na kayo ng inyong tubig sa steamer. I-low-low heat nyo lang para pagkatapos nyo, mainit na rin yung inyong tubig. Magtakal muna tayo ng malagkit. 2.5 cup na malagkit na bigas na giniling. Then, maglagay tayo ng 1 cup na white sugar. Dagdagan lang natin if kukulangin mamaya ng tamis. Then, lagyan natin siya ng gata. Saka natin i-mix. Nalagyan ko na siya ng 1 cup na gata. Dagdagan pa natin. Tayo-tayo nyo lang ng lagay para hindi naman sumobra ng gata yung inyong mixture. Nakita nyo naman siguro kulang pa ng ating liquid ingredients. So, dagdagan pa natin utay-utay. Huwag na huwag nyo sosobrahan yung inyong liquid ingredients. Kasi pag sumobra talaga, hindi na napoform ng magandang kakanin. So, kailangan talaga pautay-utay lang. Kasi yung gata, yung liquid ingredients, depende kasi kung paano kumain ng gata or ng liquid ingredients or ng tubig yung ating malagkit. Meron kasing matakaw kumain sa malagkit. Which is eto, gagamit lang ako dito ng 2.5 cup na kakang gata at pangalawang gata at pangutlong gata na pinagsama ko na. Gatain nyo ng 3 beses yung inyong nyog kasi sayang yung pangatlong gata niya, di ba? Kaya pagsama-samahin nyo na lang para hindi masayang yung gata na binili nyo. Kailangan nyo lang na maging madiskarte sa buhay sa panahon ngayon. Tamang-tama ang 2.5 cup na gata dito. Ayan o. Ganito kalapot ang resulta na kailangan nyong i-achieve sa inyong mixture. Hindi siya matubig, hindi naman siya dry. Ayan o. So after natin itong ma-mix, iset aside natin kasi magpapainit tayo ng tubig. Okay na ito mga kamamsi, iset aside natin at kukunin na natin yung ating pinaka-lulutuan. So, gagamit ako ng 6x6 na bake pan. And then, kunin natin yung pinaka-oil natin dito. Sabang. And then, saka natin i-grease dito. Importante kasi yung mga ilalim niya para hindi siya dumikit. Siyempre, malagkit yan, didikit yan. Pero kapag merong oil yan, hindi yan didikit. Madali lang yan. Nag-grease na natin ng oil yung ating bake pan. Ilagay na natin. I-mix muna natin yung ating mixture. Tikman ko nga muna. So, tinikman ko ito mga kamamsi ng konti. Tamang-tama lang yung tamis niya. So, ilagay na natin. Tamang-tama lang ito sa ating bake pan. Bang-bango nung mantika ng latik natin. So, ayan, ready na para i-steam ang ating kakanin.
So, ayan, mainit na yung ating tubig sa steamer. So, isalang na natin ang ating mixture. And by the way, huwag nyong kalilimutan na lagyan ng tela yung inyong pangtakip sa inyong steamer para hindi pasukin ng tubig yung ating mixture. So, takpan na natin. Balikan natin siya hanggang sa maluto. Ilalagay ko lang siya sa medium heat. After 40 minutes into medium heat, okay na ito mga kamamsi. Ayan, luto na yan. Sinet ko siya into medium heat pagkulo ng ating mainit na tubig. So, i-off na natin ang ating stove. And then, palamigin muna natin bago natin tanggalin sa lalagyan ang ating kakanin. So, malamig na yung ating niluto. So, i-slice na natin or tanggalin na natin sa ilalagyan. Ayan. Palamigin nyo para madali siyang matanggal. Tingnan nyo. Madali siyang matanggal. Napakaganda ng ating kakanin. Huwag na huwag nyo sosobrahan ng liquid ingredients. Ayan o. Oh. Maganda siya mga kamamsi. Actually, niluto ko to kagabi. Tapos ngayon kung umaga, ipinipresent sa inyo. Kasi nga, gabi na yun. Itong ganito, itong pang-slice nyo, lagyan nyo ng oil. Para hindi dumikit. Kasi ganyan talaga. Pero kapag spatula naman, hindi naman yan dumidikit. O, ayan o. Oh. Then, natiin natin ng 10 piraso. Ang paghahati naman ng 10 piraso, ganyan ninyo muna yan. Ayan o. Oh. Tingnan nyo muna kung gaano kalaki. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ganyan na. Ayan, ganyan lang. Oh. I-divide nyo. Oh. Tapos, pagka-divide nyo, edi alam nyo na kung magkano kada isa yung inyong niluto na kakanin. Pagka-divide nyo nyan, kunin nyo to, ito. Ayan. Ito yung sinasama natin nung unang panahon sa maha. Ayan, i-coated nyo dyan. Bango, ang sarap nito mga kamamsi ko. Ganyan siya. Ganyan na magiging result niya. Ayan. Kung meron kayong latik, eh dilagyan nyo ng latik ko. Ayan o. Ayan. Hindi ito madaling mapanis. Pero syempre, kailangan ubusin nyo na kagad for one day kasi kakanin yan. Cut muna natin lahat bago natin i-coated. Ganyan o. Timing na timing yung pagkalalagay natin ng gata at saka ng yung liquid ingredients baga. Hindi siya masyadong malambot, hindi rin siya matigas. Ayan. So, eto na mga kamamsi, na-slice na natin yung ating kakanin. And then, saka natin i-coated ng ating coconut na sinangag. Ayan, ganyan lang. Napakadali lang nito mga kamamsi. Maganda siya kasi hindi siya nagbabasa-basa. Lagyan natin ng latik. Ayan. Kunti lang. Kasi mahalangyog ngayon. Pampa-attract lang sa customer. Para sa ating repacking, gagamit ako ng 4x8 na sinaw na cellophane. Yung transparent na cellophane na yan, no? Tag 8 pesos ito sa tindahan ko, eh. Nalagyan nyo yan ng latik, di ba? So, idigin nyo ng konti para hindi siya natatanggal pag binalot nyo. Ayan, ganyan. Tapos, ilagay nyo yan dito. O, alisin niya ng tupi. Ayan, ganyan. Tapos, ipailalim niya yan. Ganyan. So, eto na mga kumari, ang pinakasimpleng recipe na pwedeng-pwede niyong pang-negosyo recipe at pang-snack. So, tiki man tayo mga kamamsi. Tikman na natin. Pasensya na po kayo talaga kung ba ngayon pa lang ako nakapag-upload. Kasi super kami binahaan, tapos kailangan namin maglinis. Alam nyo naman, may tindahan ako. Napakarami kong binalik na display. So, tikman na natin. Ang sarap niya! Ang sarap! Mas masarap siya sasapin sa amin. Promise, i-try nyo. Promise, ang sarap-sarap niya. Promise, tamang-tama lang. Sundin nyo lang yung recipe ko pong ito. Ilalagay ko po sa description box.
Napakasarap niya mga kamamsi, itry nyo. Sa mga taga Maynila po dyan or mga taga Makati, pwede nyo pong i-visit ang Makati Wings located po malapit sa new building ng Mapua University. Itry nyo po mga kamamsi ang chicken wings doon sa Makati Wings. Visit nyo po sila. For more information po about sa Makati Wings, pwede nyo pong makita sa aking description box. Ilalagay ko po doon ang link nila. And by the way po, ilalagay ko po sa description box. Magpabudol na rin po kayo. Meron po akong mga gusto doon sa Shopee. I-try nyo po. Nandun din po sa description box ang link ng damit kong ito. Shoutout sa aking mga members. Evangeline Rafaner, Aileen May Magan, Christine Joy Tapican, Nim Palungakit, and Judge Foodie. Follow nyo po ako sa aking FB at mag-share doon ng aking mga simpleng lutuing bahay. So if you like this video, give me a thumbs up, subscribe to my channel, and tap the bell for more updates. Thank you so much sa inyong support sa aking mga channel.